Inihandog ng Department of Agriculture 12 ang programang mag-ati ng makabagong teknolohiya at napapanong impormasyon sa sektor ng agrikultura. Makinig na at matuto sa School on the Air. School on the Air. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya, mga ka-agri. Kayo ay nakatutok ngayon dito sa School on the Air program na atid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 sa panguna ni OIC Regional Executive Director Dr. Jan Pascual. Kumusta mga ka-agri? Kumusta ang mga SOA enrollees po natin na patuloy na nanonood at nakikinig sa ating programa? Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-agri sa ating adikain na mas magabayan at maturuan ang ating mga magsasaka tungo sa masagana at maunlad na buhay. Sa lahat din ng mga bayani nating mga magsasaka dito sa ating bansa, partikular na po dito sa Rion 12, sa apat na probinsya na bumubuo rito, ang Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato, maraming salamat sa pagkaing patuloy po na dumadaloy sa ating mga hapag at aming pagsaludo po dito sa Department of Agriculture 12 sa inyong katatagan at kasipagan. At syempre, magandang araw din po sa mga netizens po natin na laging tumututok sa ating programa. Pa-share naman po kami nitong ating live stream para mas marami pong mga magsasaka pa ang magiging aware dito sa ating Palay Check System. Nasa pangwalong episode na po tayo mga ka-agri sa ating School on the Air. Ngayong araw ay malalaman natin ang key check number 8 o itong pag-aani ng palay sa tamang panahon. At makakasama pa rin natin mga ka-agri syempre sa ating programa si Ate Aiza May Gudornes, ang Agriculturist 2 ng Department of Agriculture 12. Magandang araw Ate Aiza, bumati naman po tayo sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating School on the Air. Yes, hello Jazz, and magandang araw po sa ating mga magsasakang nanonood noon sa ating programa Jazz. Ayan, maraming salamat Ate Aiza. Ngayon, ate nang tatalakayin itong key check number 8 o itong pag-aani ng palay sa tamang panahon. Bakit nga ba importante Ate Aiza na dapat mag-ani tayo sa tamang panahon? Ayan, ito na yung Jazz, no, na yung ating product ng ating paghihirap simula sa pagtatanim, Jazz, di ba? So yun, dapat po nating isalang-alang din, no, yung itong K-Check 8 na yung inaani ang palay sa tamang panahon. Bakit mahalaga ito, Jazz? Kasi ito na yung end product, no, ng ating paghihirap sa pagtatanim. So ang kalagahan nito, no, so ang paggapas at pag-iik, no, sa tamang panahon ay syempre magbubunga ito ng magandang kalidad, no, sa butil ng palay at bigas, no, na kung kaya mahalang presyo nito sa merkado at uunahin pa na bilhin, no, ng mga mamimili natin. So kung may kalidad, no, yung butil ng palay na ating nabibili, lalong-lalo na yung sa bigas, no, na ating binibili, na yun ay ginagamit natin sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, Jazz. So at pangalawa, sa sobrang maagang pag-ani, no, so kung ito ay inani natin, no, no, sa as early. So ang hindi naman ibig sabihin, Jazz, na hindi tayong pwedeng umani ng maaga. Ito ay depende kung ang sitwasyon natin ay may papalapit na bagyo. No? So isa 'yun na tandaan natin na pwede nating maani as early as possible, no, kung pwede naman na. So kung ang factor na 'yon ay may papalapit na bagyo, kaysa naman dumating ang bagyo at wala tayong maani. Wala mang-ani. So 'yun yung tandaan lang po natin, no. Kasi ito naman ay kung maganda naman ang panahon, Jazz, no. Hindi rin hindi rin magandang advice, no, na inihin natin as early yung ating palay, kasi nga mababawasan nito yung kalidad, no, ng produktong palay na ating ibebenta. So imbis na makakamahal tayo sa presyo, ito ay babaratin sa merkado. Yung dilemma palagi, pag hindi na harvest ng farmers sa tamang panahon. So at also kung sobra naman, Jazz, no, kung sobra naman sa edad or sa edad ng palay yung ating anin, ay marami naman yung
tawag nito, marami naman siyang mawawala. Bakit? Mm-hmm. Maraming butil ang masasayang nito, mm-hmm, Jazz, kasi mahuhulog na. No? So, yeah, hindi na kayang kahit pa meron tayong harvester, hindi na konting yun. Konting galaw lang, mahuhulog. Madali na lang kasi yun, no, na mahuhulog. Parang so, overripe. Overripe ang doon. So, at mas kakaunti ang makukuhang bigas kapag nagpagiling. No? So, kasi ano na yun, Jazz, kumbaga yung laman ay madali na lang parang magiging ano na siya, no? Bigas harina. Harina na. Yun. Kasi pino na yung pagkakaano ng at paraming broken rice pagkaganyan. Ganon din pag early ang ating pagka-harvest. So number 4, no, kung atrasado naman ang pag-ani, no, so marami sa mga butil ang malulugas or yung mahuhulog. So 3%, no, greater than of 3%, no, kung mano-mano. So sa pag-ano naman, ito naman, no, kung mano-mano or yung manual ang harvesting, marami ang ano natin malalagas, no, sa ating anihing palay. So sa pagpagiling naman, no, or kung ipapa-milled natin, 32% ang madudurog na bigas. So hindi na siya quality kung ibibenta natin yung bigas na yun. Kung ito ay manual. And 38% naman nung makina ang umaani. Kung makina ang umani. Kung makina. Or kung yung harvester ang ating gagamitin. Paano naman natin ma-assess atin na tama itong tama na yung parang right timing na anihin itong palay ko? Yes. Malalaman natin yun or ma-assess natin yun, Jazz, kung tamang panahon na ba naaanihin. No? Yung, kumbaga, ang simulat, ano natin, no? Pinaghirapan natin ito. Ayan. So, yun. Anihin ng palay, kung karamihan sa mga butil ay hinog na or kulay ginto. No? So, kung ito ay manual, Jazz, natin na iha-harvest, no? 85 to 90% kung na-ano natin, i-manual harvest natin. At saka itawag nito yung giikin. No? And 90 to 95% naman kung gagamit tayo ng combine harvester. And 95 to 100% naman kung gagamitin itong seeds or binhi. Iba-iba pa lang yung purpose. No? So kung ang gagamitin natin ay kung pang-commercial na ano, na pwedeng ibenta natin as fresh or for bigas. So, yun yung magiging ano. And iba din naman yung approach natin for seeds. At kung nag-iik at ginapas ang palay sa loob ng isang araw, mula pagkaani kung tag-ulan. So, as much as possible, just ito yung ano natin ngayon kasi, di ba, most of the time na naranasan natin ngayon ay palaging ulan. So ito rin yung isa sa mga dilema ng ating farmer kasi nga kulang tayo ng facilities, no, para sa drying. So as much as possible from the start ng nag-harvest tayo ay at least, no, isang araw lang, no, para hindi naman ganun kadami yung mawi-waste natin sa farm. And dalawang araw kung tag-araw. So, yeah. So, ano yung marerecommend natin, Ate Aiza, para makamit itong key check number 8 po para sa ating mga magsasaka? Ayun. So, paano ba natin, no, ma-achieve itong key check 8, no? So, isa sa ano natin, 'di ba? Yung sa water system or water management din natin, Jazz, no? Isa din yung dapat tandaan natin ang yung mga critical points, no? So, patuyuan yung palay. Isa or dalawang linggo bago inaasahan ang pag-aani. So, yun. Dapat tuyo pala talaga. Yes. Dapat hindi tube, hindi siya, or wala siyang tubig, no? As much as possible nga, hindi tag-ulan dapat. Kasi nga, malaking ano ito, lalo na kung ang gagamitin natin ay machine, combine harvester natin. So, yun. Yun nga, kung if sabay-sabay ang pagulang at paghinog ng mga butil at maiwasang mabasa ang mga butil sa anihan. Kasi pag basa yung binibenta natin, syempre babaritin yung presyo. Maapektuhan talaga yung kalidad. Kalidad. Na binenta, yung sa butil na ibibenta natin dyan. So,
babaratin na naman tayo, no, ng mga ano natin. Then, mapadali ang operasyon sa pag-ani. Mm-hmm. So, lalo na kung manual, mm-hmm, no. So, ang isa din doon, kung walang tubig, lalo na kung manual kasi nilalagay yung ano, uhay ng palay, di ba? So, lang, pag na ano yun, na-submerge yun sa tubig, mm-hmm, yun, isa yun na dapat iwasan natin. Mm-hmm. Kaya, as much as possible, walang tubig during pag-harvest. And anihin ang palay kapag 85 to 90% mm-hmm ang inapas. Bakit just? Bakit 85 to 90%? Kasi mm-hmm ang pag-ani natin ng manual ay hindi ganun kadali kung mm-hmm combined harvester. So, meron pa siyang time kasi na kumbaga, maapektuhan siya nung tagal ng pag-ano natin, yung sa harvest. Bago siya ma-thrasher, di ba? Mm-hmm. So, kaya as much as possible 85 to 90% para maiwasan din yung hulog ng mga butil. Then 90 to 95% pag combined harvester or yung ng butil ay ano na, yung hinog na or golden ang color. Mm-hmm. Then mag-ani sa tamang MC or yung moisture content. So o porsyento ng halumigmig ng butil. Mm-hmm. So yun, ano ba yung nagiging ano natin doon? Magagaling yung mga farmers natin dito, paano yun? Expert na expert. Minsan, di ba, wala na tayong moisture meter na ginagamit. Alam na. Kinakagat na lang yun. So, yun. And ang isa din doon, gumamit ng moisture meter. No? Mm-hmm. So, sa tag-araw, anihin ang palay sa 18 to 21% moisture content. Mm-hmm. Kung tag-ulan naman ay 20 to 25% MC. Yan. And pagagapas, giikin ang palay nang hindi lalampas sa isang araw kapag tag-ulan. Kasi iniwasan din natin yung magmo-molds, no? Kasi pag naano siya sa ano, yun, mas madaling atakihin ng fungus na naman yung ating butil, no? Eh minsan kung lalo na kung ibibigas just maaamoy mo talaga, malalasahan mo pa, no? Yung aftertaste, no? Na alam mong nababad ito no? ng yung ating butil. Mm. So dalawang araw kung tag-araw. So huwag imbakin ang ginapas na palay ng higit sa isang araw sapagkat mag-iinit ito, no? Yun, mangingitim ang butil, yun yung sabi ko, anuhin talaga siya na molds, no? At pangit yung magiging bigas natin. Mm. So, iwasang mag-iik ng basang palay, isa din itong tandaan natin, para maiwasan yung maraming matatapon or masasayang na butil. Mm. And sundin din yung rekomendasyon natin sa threshing speed, no? Lalo na kung kung hindi treasure siya i-manual, no? Kung iti-treasure natin yung 800 RPM sa pangkaraniwang thresher upang maiwalay ng mabuti ang butil sa uhay. Ayan. So, may tamang timpla din pala yung pag-thresher. Yes. Kaya minsan din, yun rin yung magiging dahilan na hindi siya malinis. Uh-oh. And lalo na kung pang-seeds. Pang-seeds. Maapektan talaga yung quality. Ayan. So, para mas maintindihan natin mga ka-agri ang mga natalakay ng ating resource speaker, ngayong araw, isa na namang video ang ating mapapanood mula sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice patungkol sa Key Check number 8. Panoorin natin ito, mga ka-agri. Kailan mo ba ako sasagutin, Bebeng? Ang tagal ko na naniligaw sa'yo. Kailan mo, panahon na naman ang ani yan. Hanggang hindi mo ba ako sinasagot? Pangako ko sa'yo, hindi ka magsisisi. Nakikita ko naman na nagpupursigi ka na magkabalikan tayo. Sige na nga, sasagutin na kita sa anihan. Kapag nakaisang daang sako si itay o higit pa, sasagutin na kita. Ah, tingnan mo na pala kung kailan aanihin ang palay. Taga-igib na nga ng tubig, tutulong pang mag-ani, ano ba yan? May sinasabi ka, Kato? Ah, wala. Sabi ko, para ka na si Ating Susan. Ang lakas makautos. At, bale. Sige at pupunta ko na si Daddy the Boy sa buhay. Sige. Okay. Ingat. Ito mo ako. Tawagan mo. Inani ang palay sa tamang panahon. Pwede na kayang anihin ito. Daddy the Boy, kailan po kayo magpapaani? Eh bakit ka ba daddy ng daddy eh hindi naman kita anak? Tinitignan ko nga kung pwede na itong anihin sa makalawa. Relax lang kayo dyan. Ako pong bahala.
Sisiguro din ko sa inyo na nasa tamang araw ang pag-anin ninyo. Dapat mataas ang anin nito para sagutin ako ni Bebeng ko. May sinasabi ka yata? hindi po. Ang sabi ko po May binubulong ko. Wala po. Ang sabi ko po, i-check ko na po yung palay niyo ngayon. Ikaw ang bahala. Kung okay lang sa inyo. Pwede, pero wag lang puro yabang. Ah, sige po. At pupunta na po, Dad. Halagang malaman ang tamang panahon ng pag-aani. Kapag masyadong maaga ang pag-aani ng palay, ang butil ay maaaring hindi pahinog. Marami rin sa butil ang wala pang laman o pipis. Mababa rin ang porsyento ng bigas o milling recovery. Malaki ang mawawala sa potensyal na ani. Maaring minus isang sako agad na bawas ani kada isang daan na potensyal na ani. Kapag nahuli naman sa pag-aani, marami ang maaaring malugas. Maraming posibleng mawala dahil sa pagkadurog ng butil sa panahon ng pagigiling. Malaking tapon sa potensyal na ani. Ibig sabihin, maaaring mabawasan ng mahigit 3 sako kada 100 sakong aanihin. Daddy the boy! Karamihan po sa mga butil ng palay ay hinog na. Kung mano-mano po yung gagawin yung pag-ani, okay na po yung 85 to 90% ng pagkahinog. Pero kung combine harvester naman po, kailangan po 90 to 95% ang pagkahinog ng palay. Ang usay mo sa pagpapalaya ka doon, mga napakabilib mo ako. No? At malapit na kitang matanggap bilang manugang. Matanggap bilang manugang. Thank you po. Salamat po. Mabuti na lang at ikaw ay umatid ng patraining ng Philrice. Nga dapat tandaan sa panahon ng pag-aani. Kung ang lupa ay buhaghag, huwag nang magpatubig sa palayan 1 linggo bago ang inasahang ani. 2 linggo naman kung lagkitin ang lupa. Sa ganitong paraan, masisigurong pantay ang pagkagulang o pagkahinog ng mga butil, maiiwasan ang pagkabasa ng mga butil sa panahon ng pag-aani, at mas maayos ang pamamahala sa bukirin. Mag-ani kung 85 to 90% ang pagkahinog ng butil sa mano-manong pag-aani. Kung gagamit ng combined harvester, kailangang nasa 90 to 95% ang pagkahinog ng mga butil. Gumamit ng moisture meter kung mayroon. Sa panahon ng tag-araw, maaari nang anihin ang butil na may 18 to 21% moisture content, 21 to 25% moisture content kung tag-ulan. Tandaan, siguraduhin na tuyo na ang amog at hindi basang-basa ang palay kapag mag-ani na. Pagkatapos mag-ani, giikin agad ang palay nang hindi lalampas sa 1 araw kapag tag-ulan at 2 araw naman kung tag-araw. Hangga't maaari, iwasang giikin ang basang palay gamit ang mechanical thresher upang maiwasan ang pagkalugi dahil sa nahahalo at natatapong butil na sumasama sa dayaming pinag-iikan. Sundin ang rekomendadong bilis ng pag-iik o threshing speed upang maiwasan ang pagkasira ng mga butil. Buti naman at magandang ani ko ngayon. Daddy the boy! Nakailan po kayo ng inani? Naka 110 sako ako. Saya ko. Ako din po. Ang saya ko. Tandaan, kung ang lupa ay buhaghag, huwag na magpatubig sa palayan 1 linggo bago anihin ang palay. At 2 linggo naman kung lagkitin ang lupa. Mag-ani sa tamang panahon at tamang moisture content. Giikin ang palay na hindi lalagpas sa 1 araw kapag tag-ulan at 2 araw kapag tag-araw. Kapag ginapas at giniik ang palay sa tamang panahon, tiyak na! Maiiwasan ang tapon sa potensyal na ani, mababawasan ang pagkalugas ng mga hindi pahinog na butil, mababawasan ang pag-ani ng pipis o walang laman na butil, maiiwasan ang pangingitim at durog na butil. Kaya naman, mataas ang kalidad ng butil. Mataas ang kita! At hindi gaano nakapipinsala sa kapaligiran at kalusugan. Inani ang palay sa tamang panahon. Ay
Ayan, bago tayo magtapos sa ating programa, baka may karagdagang payo po kayo, Ate Aiza, sa ating mga SOA enrollees po. Ayun. Yung ano ko lang, no, sa ating mga magsasaka na nanonood sa ating Diyos, na palagi nating tandaan or gawing gabay itong topic natin, no, from Palay Check 1 hanggang 8. Ay. Kasi ito yung magiging ano natin, no, magiging libro natin, no, na paano natin ma-manage yung ating pagsasaka. At ang kagandahan nito ay matutulungan po tayo na paano yung tamang management ng palay na hindi tayo gagastos ng ganun kalaki. At dyan na nga nagtatapos, mga ka-agri, ang ikawalong episode ng School on the Air ng Department of Agriculture 12. Kay Ate Aiza po, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa ating SOA enrollees ngayong araw para maging updated sa mga kaganapan sa sektor ng agrikultura dito sa Rion 12. I-like at i-follow ang Agri Tayo Soxagen Facebook page at TikTok account at mag-subscribe na po sa aming YouTube channel. Sa susunod na episode, atin namang tatalakayin ang key check number 9 o itong pagsisinop ng ating mga ani. Sa muli, ako po si Justin Garcia Aquino na bumabati sa inyo ng isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiyang Pilipinas. Inyong napakinggan ang isang episode ng School on the Air ng Department of Agriculture 12. Hanggang sa muli, mga ka-agri. Ang sarap magtanim, ang sarap ng isda. Pagkat mayaman ang lugar sa palay, mais, kape, goma at saging, gulay.